Magandang araw sa lahat ng mga maalamat na guro sa buong Pilipinas. This is Teacher Maalamat ang magbabahagi na naman ng isang tutorial na makatutulong po sa atin pong trabaho. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, pwede mong i-hit ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga video tutorials, free files at mga updates na atin pong ibabahagi. Lalong-lalo na po ang mga updates na may kaugnayan sa ating trabaho o sa kagawaran ng edukasyon. So sa video pong ito, atin pong tatalakayin ang paggawa ng Teacher's Individual Plan for Professional Development. So sa ngayon po, ang may mga guro pa rin po na gumagawa ng IPPD kahit na meron na po tayo yung tinatawag na IPD or yung Individual Development Plans. So, kung nais nyo pong malaman yung tutorial po natin about accomplishing an Individual Development Plans, which is an MOV for our Individual Performance Commitment and Review Form, pakicheck po dito sa ating description. So, we decided to have this tutorial kasi meron pong isang guro noon or meron pong mga guro na nagbibigay, naghahatid po ng mensahe po sa atin relative to this matter. So, we decided na gumawa nga ng tutorial kung paano nga gumawa ng Teacher's Individual Plan for Professional Development. So, ito nga, papag-usapan natin itong Teacher's Individual Plan for Professional Development. This is a comprehensive discussion. We will be looking into its information, features, and the process on how we're gonna accomplish this Teacher's IPPD. So, ano nga ba yung tinatawag na IPPD? So, bago po natin, or bago tayo dumako dyan, this is an acronym which stands for Individual Plan for Professional Development. Bakit kailangan ba nating mag-undergo ng professional development? Ano itong tinatawag nating professional development? So, ang professional development ay isang proseso upang i-improve yung competencies and work performance through the provision of a wide range of opportunities for professional and personal growth in knowledge, skills, and attitudes. So, in the education setting po, a personal and professional growth process necessarily integrates the goals of the individual professional with the goals of the school, division, and region for the better students' outcome. So, hindi lang dapat isinaalang-alang dito kung ano yung pangangailangan ng isang individual, bagkus tinitingnan din ito kung ano yung pangangailangan ng paaralan, ng division, at ng rehiyon. So, it is based on the nationally accepted standards for competencies specific to the profession. So, yan, mapapag-usapan po natin kung ano ba yung teacher standard po natin. So, it is a tool, itong IPPD is a tool that serves as a guide for teachers' continuous learning and development within a calendar year. So, it serves as a guide. Kapag ito'y properly accomplished po, this will serve as a guide for teachers to enhance their ability to improve student learning. So, hindi lang yung skill ng guro ang na-develop dito or na-enhance, kundi kapag na-enhance yung skill ng guro, this will eventually contribute to improving the learning outcomes ng mga mag-aaral. So, this allows the teachers to practice individual accountability for professional growth and share responsibility for the entire organization's development. Gaya nga ng ating nabanggit po kanina, hindi lang yung pang-sarili ang tinitingnan dito. Ano? If we want to improve, enhance ourselves, dapat ma-enhance din yung mag-aaral, syempre yung school, yung division, yung region, or the entire Department of Education. So, ito po ay nakaangkla dun sa ating NCBTS or yung itong sinasabi po natin kanina na
nationally accepted standards for specific profession. So ito po yung sa mga guro, that is the NCBTS or the National Competency Based Teachers Standards. Okay? So yung pag-accomplish po nito ay nakabase pa rin dun sa resulta ng ating TSNA, that is the Teachers Strengths and Training Needs Assessment. So lahat po ng ating gagawin, yung mga ilalagay po natin, ano ba yung mga magiging basahan? Why are we going to accomplish a specific plan? Why do we have to plan for our professional development? And that is, yung magiging basis po natin is syempre yung resulta ng ating TSNA, the Teacher's Strengths and Training Needs Assessment. Baka naman wala ka ng pangangailangan, pero malabo po yun. Ano? So, may pagkakataon pa rin that, yun nga, learning is a continuous process. Kahit na tayo professional na, kailangan pa rin po tayo na mag-attend ng mga learning and development activities. So, this is the form, itong Teacher's Individual Plan for Professional Development. We have itong basic information po natin, name, position, school, district, division, and region. And priority professional development needs, this is based on the NCBTS TSNA results and learner's performance data. Then itong professional development goals natin. This is broader than these objectives. Kung baga, ito yung panaka-umbrella, tapos under that umbrella, itong goal na yan, meron po tayong mga objectives. Papag-usapan po natin itong bahagi pong ito. Okay. So, we have the objectives. Ano yung ilalagay po natin dito? So, nakalagay dyan, okay, anong competency ang kailangan mong i-enhance? Meron ba? Meron bang competency dun sa NCBTS na kung saan mababa yung nakuha mong score? So, yun po yung ilalagay po natin na objective dito. Ano? So, yun po yung bagay na ilalagay natin dito sa bahaging ito. Next, ano yung gagawin mo para ma-meet mo yung objectives na yan? So, what professional activities will I undertake to meet my objectives? Okay? Halimbawa, sige, papag-usapan na lang po natin yung halimbawa mamaya. Ano? So, para mas maintindihan po natin. So, dito sa bahaging ito, you're gonna state all the avenues just to meet your objectives. Okay? Then, next, the resources naman. What will I do to access the resources? So, dito, ano yung gagawin mo? O, halimbawa, you want to attend the specific learning development. Merong announcement. So, anong gagawin mo para makapunta ka or magawa mo yung strategy na yon? Ano? So, what are you going to do para ma-access mo yung resources na iyon? Time frame? So, hindi naman pwede na maglagay-lagay po tayo dyan, magplano-plano po tayo, tapos gagawin lang po natin sa 2035. So, yung mga needs po natin na lumabas doon sa ating TSNA ay nangangailangan ng immediate solution. So, kung maaari, dapat sa madaling panahon yun po yung ilalagay po natin. Halimbawa, mga ilang buwan ba? Ngayon at ngayong buwan na ito. Tapos dapat magawa mo na yung mga strategies na iyong nilagay dito within 2 months or 1 month. Okay, kasi nga nangangailangan ng immediate solution yung mga or yung mga needs po natin na naging na resulta ng ating TSNA. Next, success indicator. What would be the basis na tayo nagtagumpay nga? Okay? So, syempre, what NCBTS competency or competence would I have enhanced? So, ilalagay po natin dito kung ano yung competencies na na-enhance po natin by undergoing these activities. Ano? Next, aside from that, kapag na-enhance po natin yung skills po natin, specific skill po natin, dapat
meron ding maitutulong yon sa ating mga mag-aaral. So, hindi sapat na yung ating skill ay na-enhance. Dapat, it will eventually contribute to the improvement of the performance of the learners later on. So, let's now talk about on how you're gonna accomplish this teacher's individual plan for professional development. So, you're just gonna lagay mo lang dito yung name of teacher, yung position po natin, school, district, division, and region. Then, yung priority professional development needs, that ang magiging basan po natin dito, yung resulta ng ating TSNA. Then, yung PDG natin, professional development goals. Next, let's now have the objectives. Anong competency yung ating e-enhance? To improve my competency in using strategies in teaching diverse learners. Sa ngayon po kasi, medyo mahirap na pong magturo ng mga mag-aaral if we're just gonna employ one strategy. We all know that different learners have different learning styles, different intelligences, interests, abilities. So, dapat we have to employ varied teaching strategies as well to accommodate those needs, to those interests and abilities of the learners para somehow mas maganda yung magiging learning outcome po natin. So, anong gagawin po natin? So, syempre, we have to attend learning and development on teaching strategies. And of course, we have to attend as well collegial discussions on multiple intelligences. It's not enough that we have various teaching strategies. Dapat malaman din natin kung ano yung mga intelligences ng ating mga mag-aaral and paano natin ito aatakihin para somehow maging akma yung teaching strategies po natin dun sa kung ano yung pamamaraan nila ng pagkatuto. Next, ano yung gagawin natin para ma-access natin yung resources? So, syempre, we have to register in the LND activities on teaching strategies. Also, we have to register in LAC sessions on multiple intelligences. Kailan natin yan gagawin? Okay? So, maaari, April 2021. Okay? Yung pangalawa naman, May 2021. So, after undertaking these things, ano yung NCBTS competency na ma-enhance? Okay, so syempre, dapat ma-enhance po natin yung skills and knowledge po natin in teaching for diverse learners. Ano? So, dapat meron po tayong mga natutunan na dapat nag-improve po yung skills po natin relative to teaching strategies on teaching diverse learners. Kapag na-improve yung skill po natin, gaya ng ating nabanggit, dapat makatutulong din po yan sa ating mga mag-aaral. So, what learners' performance would have been improved? So, syempre, increased learners' interest in engaging themselves to activities. So, kapag alam kasi na po natin yung mga multiple intelligences o yung mga intelligences ng ating mga mag-aaral, so, syempre, makapag-iisip na po tayo ng various activities na kung saan akma po dun sa kung ano yung intelligence ng ating mag-aaral. So, it's not enough that we have the different teaching strategies, lalo na kapag hindi naman po natin alam kung para kanino ba yung mga learning, yung mga teaching strategies na yon. Ano? So, halimbawa, we have to determine kung ano yung learning style or yung intelligence ng mga bata. Kasi halimbawa, we are teaching a skill relative to construction of poem, paggawa ng tula. You require the students na magsulat kayo ng tula ganito ganyan, where in fact may mga bata pala na magaling umawit or magaling mag-compose ng kanta. So pwede mong instead na magsulat sila, pwede mong pakantahin na lang po sila para somehow ma-accommodate mo yung intelligence or yung learning style ng batang iyon.
So that is how we're gonna accomplish the teacher's individual plan for professional development. So sana nakatulong po ito sa inyo mga kapwa ko guro sa kagawaran ng edukasyon. At kung ito'y nakatulong man, pwede mong i-hit ang like button, pati na rin ang share button para malaman din ng iba ang tungkol sa paggawa ng teacher's individual plan for professional development o yung tinatawag po nating IPPD. Muli, this is Teacher Malamath signing off.